Hello guys, sa video nating ito ituturo ko sa inyo ang mga passive effects ng mga defensive items. Tatalakayin nating mabuti ang mga epekto ng mga items na ito, kaya tapusin nyo ang video. Meron nga pala akong nakahiwalay na video about sa apat na naunang defensive items na ito. Bisitahin nyo lang ang page natin kung gusto nyo itong mapanood. Hindi ko na patatagalin, pasimulan na natin ang talakayan. Sisimulan natin sa Guardian Helmet. Ngayon ang Guardian Helmet na ito ay may dagdag na 1,550 na buhay at may dagdag na 20 HP regen. Ang passive nito ay magre-regenerate ito ng buhay ng 2.5% ng inyong max HP bawat segundo. Babagsak naman ang regen ninyo ng 0.5% ng inyong max HP kapag kayo ay nakakatanggap ng damage. Babalik naman ang normal regen nito matapos ang 5 segundo na hindi kayo tumatanggap ng damage. Importante din itong item na ito guys, dahil akalain nyo kahit nakakatanggap kayo ng damage sa kalaban ay may HP regen pa rin kayong natatanggap kahit papano. Ang lagi nyo lang tatandaan sa item na ito na mas malaki ang buhay na mare-regen ninyo kapag mas malaki ang health ninyo. Kaya maganda na mag-partner kayo sa item na ito ng item na may malaking dagdag buhay din, para ma-maximize nyo ang passive effect nito na HP regeneration every seconds. Ang pangalawang item naman ay itong Antique Cuirass. Ito ay may dagdag na 920 na buhay, dagdag na 54 physical defense, at merong 4 HP regen. Ang item na ito ay magandang pangontra sa mga skill type at burst type physical hero, pati na rin sa mga physical hero na may continuous damage ang skill. Dahil ang item na ito ay nakakabawas ng 8% ng kanilang physical attack ng hanggang 3 beses ng 2 segundo kapag ginamitan kayo ng skill. Ibig sabihin guys, kapag may item kayong Antique Cuirass, kapag gumamit ng skill ang kalaban sa inyo, mababawasan ang kanilang physical attack. Kapag tatlong tuloy-tuloy na skill ang ginamit nila sa inyo ay 3 beses din mababawasan ang kanilang physical attack. Tingnan nyo naman ito, ganito ang second skill ni Balmond kapag walang Antique Cuirass ang kalaban. Ngayon kapag may item naman na silang Antique Cuirass ay ganito na lang ang total damage. Diba ang laki ng ibinaba ng damage natin? Ngayon para kanino ipang counter ang item na ito, dahil sa passive nito na nakakapagbawas ng damage every skill. Maganda itong ipang counter sa mga physical hero na skill type at burst type, pati na rin yung hero na may continuous damage ang skill. Katulad nitong si Balmond, continuous damage ang second skill niya, pati yung kalaban na physical hero na madaming skill ang nagagawa. Kapag nagkaroon kayo ng kalaban na katulad ni Cho na madaming skills, or katulad ni Saber na burst type hero, magbuo lang kayo ng item na ito para mabawasan ang pagkamot nyo sa ulo dahil masakit sila. Ang pangatlong item naman ay itong Oracle. Ito ay may 850 na dagdag buhay, 42 magic defense, at 10% cooldown reduction. Ang passive nito ay palalakasin nito ang inyong HP regen at shield. Maganda itong gamitin sa mga hero na malakas ang HP regeneration, sa mga hero din na may mga spell vamp ang mga skills. Dahil matutulungan kayo ng item na ito na makapag-sustain sa laban. Bibigyan ko kayo ng example sa nagagawa ng Oracle. Ganito ang heal natin kapag wala tayong Oracle. Ganito naman ang heal natin kapag may Oracle tayo. Diba mas lumaki ang heal natin dahil sa effect ng Oracle? Dito guys, bumili naman tayo ng item na may lifesteal. Ngayon kapag wala tayong Oracle ay ito lang ang lifesteal na nakukuha natin. Ngayon bibili tayo ng Oracle at tingnan natin ang lifesteal na makukuha natin.
O diba nadagdagan yung lifestyle na nakukuha natin nung bumili tayo ng Oracle. Kaya malaki ang pakinabang ng item na ito sa mga sustain heroes. Maganda din itong buuin lalo na kapag may kakampi kayong Estes na kayang magbigay sa inyo ng heal. Sa pamamagitan nito mas tataas pa lalo ang maibibigay na heal sa inyo ng Estes. Ang sunod na item ay itong Athena's Shield. Ito ay may dagdag na 900 na buhay, 62 magic defense, at plus 2 HP, regen. Ang passive nito ay kayo ay magkakaroon ng maliit na shield ng 3 segundo kapag nakatanggap kayo ng magic damage. Habang activated naman ang shield na ito ay mababawasan ang matatanggap nyong magic damage ng 25%. Magandang ipang counter ang item na ito sa mga magic heroes na may burst type capability katulad nitong si Kadita. Dito guys mag-ultimate tayo kay Layla na walang Athena's Shield. Diba napatay pa natin si Layla? Ngayon susubukan nating mag-ultimate kay Layla na may Athena's Shield. Ayan ang dami pa ding natirang buhay sa kanya dahil sa shield ng Athena's Shield. Tatandaan nyo lang lagi guys na kapag na-activate na ang passive ng Athena's Shield nyo ay may 3 seconds effect lang ito para mabawasan ang matanggap nyong magic damage. Dahil kapag nawala na ang passive nito at nakipagsabayan ka pa din sa kalaban na alam mong may pang combo pa, siguradong mapapatay ka ng kalaban. Kaya tandaan mo na kapag susugod ka sa kalaban ay dapat alam mong may epekto pa ang passive mo. Dahil kung tamaan ka lang ng kahit isang magic skill ng kalaban ay lalabas na agad ang shield nito. Kaya ang gawin nyo ay kapag tinamaan kayo ng magic skill ng kalaban at alam nyong may pang combo pa ang kalaban na yon, lumayo muna kayo or wag muna kayo magpa-atake ng magic skills ng 5 segundo bago ulit kayo sumugod sa kalaban. Dahil every 5 seconds ang cooldown ng passive ng Athena's Shield. Hanggang dito na muna ang video nating ito. Yung 5 natitirang defensive items na yan ay ipapaliwanag ko na lang sa panibago kong video. Paki-like and share naman itong video nating ito para mailabas ko din agad ang kasunod na video. Mag-iwan ka na din ng comment dyan sa comment box dahil gusto kong malaman ang opinion mo sa video ko. Yun lang at maraming salamat. Hanggang sa muli. Sheesh. Kung gusto niyo ng ganitong mga videos ay mag-subscribe ka lang kapatid.